Good day kayo sa'yo. Sa video natin ngayon ay gagawin naman natin yung hill repeats na tinatawag. So tapos na tayo sa tempo and then interval. Ngayon, dito na tayo sa hill repeats. Kaya ito yung pangatlo. Siyempre ito yung mas mahirap sa tatlo dahil kailangan nating umahon. Kailangan nating umahon sa elevated na alsada. So bakit natin kailangan yung hill repeats? Siyempre gaya ng mga interval tempo, nakakatulong to sa pagpapalakas sa leg muscle natin. Makakatulong para magkaroon tayo ng speed. So syempre kung gusto mo maging endurance runner, kailangan mo talaga ng mga hill repeats. Nakakatulong din to para magkaroon tayo syempre ng confidence, lalo na sa race, lalo na pag yung hilly yung races. Hindi kasi natin may iwasan na sa bawat race talagang merong mga ahon dyan. Kahit sabihin natin na tulay lang yan, flyover. So yun, kailangan mo talaga ng hill repeats na idagdag mo sa training mo sa araw-araw. Hindi naman porket hindi ka magmamabilis hindi mo na ito kailangan. Dahil yun nga, basic na lahat halos ng race merong mga hills. So kailangan masanay din yung body natin kung paano umahon sa mga tulad nito. Saan mo kukuhanin yung hill session mo or hill repeats? Madali lang naman, syempre kung merong mga lugar sa inyo na medyo paahon, hindi naman sobrang kailangan na sobrang matarek yung ahon. Dahil ang gagawin mo, mula dun sa baba ng hills, ng paahon, akit ka pataas, mag-sprint ka, around 90% effort. So, syempre, hard effort yun. And then, pagdating mo sa dulo, mag-easy jog recovery ka. Tapos, pagdating mo kung saan ka nagsimula, sa baba, kailangan mapababa mo yung heart rate mo. At least, nasa zone 2 ka bago ka magsimula uli ng hill repeats mo. So syempre lahat ng mga session natin, lalo na pag hard effort, kailangan natin mag 2 kilometer, kailangan natin mag 2 kilometers warm up. O bakit 2 kilometers? Syempre iba tinatang napakahaba naman ng warm up, makapagod na sila. Kasi ako personally sa pakaramdam, after 1 kilometer yun nga, sa 2 kilometers dun lang nagdo-normalize yung heartbeat ko. Kumagsano dun ko palang nararamdaman na mainit na yung pakaramdam ko. Kasi pag 1 kilometers masyado pa yung maikli para matawag natin na warm up. Dahil kung papakiramdaman nyo, dun palang medyo nag-iiba yung heart rate mo. Dun mo mararamdaman na minsan parang ang taas agad ng heart rate mo. So, para sa akin, hindi tama na 1K lang yung gawin mong warm up. Lalo na sa mga gantong high intense effort. So, ito yung ahon na gagawin natin. Ayun o. Tama natin si Oliver. Saka yung anak niya. So, tatanong nyo kung ilan yung hill repeats. Sa mga baguhan, at least 5 hill repeats, pwede na yun. Sa mga medyo average runner naman, 5 to 10. So, sa mas advanced doon, mga 10 to 15. Magbabase lang naman yung duration noon, syempre kung gaano kahaba yung hills na matatagpuan nyo sa lugar nyo. Pero yun nga, pili tayo ng hindi naman sobrang tarek na ahon. Dahil kailangan dito mag-maintain pa rin tayo ng pacing. So kahit sabihin natin na all out, kailangan ma-maintain natin yung pagkakamuka ng bawat repetition. So hindi pa rin dito pwede yung pabugso-bugso. Gaya pa rin ito ng interval, yun nga, kailangan maintain lang tayo. Para hindi na naman tayo maubos, para yung target natin na repeats ay magawa natin. So yun, simulan muna natin yung warm up dito. Ayun o, ayun o, alam mo siya sa kurage, ayun, warm up, tapos ka, boy ka pa, So yun, simulan natin muna yung 2K na warm up. After nito ay magkakaroon tayo na ang dynamic stretching. Gaya pa rin ng mga ginagawa natin ng mga nakaraan. So yun, nakakatatlong ano na tayo, speed session. Ito na yung isa sa pinaka mahirap sa tatlo. Kaya hinuli natin to. So sa Milo, gaya sa Manila, sabihin ng iba wala namang ahon doon. Meron ng ahon doon kasi yung dalawang flyover doon. Kasama yung sa ruta ng Milo. So bali yung dalawang flyover aahunin mo sa U-turn babalik ka. So yun, bali may 4 kang flyover na aahunin kung tutuusin. Kaya walang exempted sa ahon. So warm up ha, yun nga, ganito maintain lang tayo ng easy pace, easy lang. Ito, umaahon kami dito sa ahon pero ganito lang kami kabagal kasi kailangan mong mag-maintain muna ng easy pace sa warm up. Ang gagawin ko ngayon, at least 10. Ang pagkagawa ko kay Jared, dahil bago pa lang kay Jared, at least 5. So syempre intensity nun,
magbaba siya sa bawat isa. Siyempre hindi pwedeng yung intensity ng akin eh paggagawa ko sa kanya. So kung ano lang yung kaya niya. O yun, gagawin na namin yung interval sa hill repeats. So dito si Jolly magsisimula sa mas maikli. So ito ay siguro around 100 meters yung kanya. Kasi yun yung sapapa niya sa akin to. Yun yung 130. Ako dun sa 150 magsisimula. So unfortunately, yung isang relo ko na Amazfit V5, hindi na i-connect sa cellphone. So hindi accurate yung GPS nun. Kaya no choice ako itong pace ang gagamitin ko. Kasi pinahirap ko kay Jared nung last weekend, so hindi namin i-connect. 1, 2, 3, go! Go! Natin 1.6 pala yung akin. 1.6. So ito recovery walk tayo pababa. 160 meters po pala yung nakuha ko ruta sa'yo. Ilan? Yung distance ba yan? 0.14 140 yung sa'kin pa 100 lang. Ewan ko sa hindi mo tinigil sarilo ano kay bayaw 140 meters. So sign 160. Ah, kaisa na. Oh. Depende. Sa akin 10 eh. Taglima kayo ni Jared. Gusto mo. Sabi na kami ni Papa. Sa pagbaba ng hills, nga easy lang. Kailangan mo mapababa. Yung heart rate mo, at least sa zone 2. Sa akin, mga around 145 beats per minute sa pababa. Ayun. Marig na kami sa aming mga starting point. Naisa na kami. Bala ko 10 eh. So yung stats na mapapakita ko mamaya hindi ito magiging accurate. Kasi hindi nakaset ng interval itong relo na to. Nakakadalawang set na kami. Pababa ulit recovery. Ayun o. Mag-ama. Sa recovery, yun, enjoy yung mabuti recovery. Dahil ang mahalaga dito ay magawa nyo ng tama yung speed na minimaintain nyo. Kaya mahalaga yung recovery walk tsaka yung pag stand still na pagtayo doon mamaya sa starting point. Yun nga, syempre sa mga newbie, huwag nyo masyadong i-pressure yung sarili nyo. Kung ano lang yung kaya, okay na yun. Kasi eventually, mararamdaman nyo naman yun. Week by week, mararamdaman nyo na nag-i-improve na kayo. So yung hingal, tsaka yung pacing, unti-unti, mag-i-increase din yan. So yun, ngayon ay set number 3 na kami. 3 minutes yung naging pagbaba namin. So i-relusyon ko na.
Let's go, let's go, let's go. Ayun, magtama ako. Set number 3. Set number 4 na. Kapagod na yung mag-ama. Gusto yung kamong ipakita mamaya ang data nito. Ay, hindi na ito mangyayari dahil hindi ito nakaset ng interval. So nare-record dito kasama yung post time ng recovery. So wala. Hindi ka mukha ito nung nakaraan natin doon sa interval na ano, repeats by repeats ay nai-record natin. So ngayon hindi nangyari yung ganun. Dahil nga yung kaproblema yung relo kong isa, hindi namin na sync sa app. So let's go. Laso na sila. Apat na. Parang mga zombie na oh. Let's go. Tara! Yun, nakalima na. Parehas sa interval. Nakakatulong yung paghinga ng malalim para bumilis, bumaba yung heart rate natin. Isa sa dapat natin tandaan kapag mag hill repeats ay iksian natin yung stride length natin or yung buka ng paa natin para mas dumami yung steps. Kailangan dito sa pag-ahon sa hills mas mainam dito yung mas marami na maliliit na strides. Mas hindi nakakapagod pag maliit yung strides na gagawin nyo during uphill. O ito, isa pa sa benefits nito, nakakatulong to para magkaroon tayo ng magandang running form. Dahil dito saka ng cadence na rin. Dahil dito sa hill repeats, yun niya, pinaiikli nito yung stride length. So, umiikli, pero at the same time, dumadami naman yung cadence or yung steps per minute na nagagawa mo. Yun, syempre pag lumit yung stride length mo, may iwasan mo rin na magkaroon ka ng hill striking or yung una yung sakong sa pag-stride or sa pag-bang. So, yun yung iniiwasan natin, yung pag-hill strike. Dahil isa yun sa mga laking factors para magkaroon ka ng injury. So yun, nakatapos na sila Jared. Tapos na yung mag-ama sa kanilang 5 repetition. So ako ay halfway pa lang.
kumain kung hindi natanggal yung tali ng sapatos ko. May nakanim na ako. Apat na lang. Recovery muna pababa. Nakakapit na ako. Ito na yung pangulo. Okay, last to na. Wala na ako. May mga tiga video na ako ngayon. Yung gano'n na tayo nag-upgrade. Sampo na. Ang init na. 8:30 na po na umaga. Hihinga muna ako. Bago ko tapusin yung vlog. Ang saya. So, siyempre pagkatapos ng every session natin, ay kailangan nating mag cool down. Cool down uli by easy jog or by walking. Ako, magwa-walking na lang ako ngayon. So yun, uwi na yung mag-ama. Dito ko na po natapusin yung video natin for today about hill repeats. Sana natulungan ko kayo na maintindihan kung ano yung mga benefits tsaka kung paano ginagawa ng tama yung hill repeats. Kung nagustuhan nyo yung ganitong content, sana patuloy nyo akong subscribe. Maraming salamat po sa mga nagsusubscribe tsaka nakasupport sa channel natin. Kung nagustuhan mo yung video, paki-like mo naman. Tapos paki-comment kung may mga additional kang tanong, request na gusto mong sagutin ko dito sa channel natin. Tsaka paki-share na rin po yung video sa mga running friends natin para lalo pang lumaganap yung running community natin. Muli, marami pong salamat sa lahat. God bless, tsaka ingat kayo sa mga runs nyo.